And anti-democratic kasi po, katulad po nung nakaraan, kapag naman po nagsabi kayo ng inyong mga opinion ay isa-sanction ka ng school, katulad po nung isang estudyante sa FEU na kamakailan lang ay na tinetreaten siya ng administration na i-expel dahil sumali sa isang rally. No? Ayun po, yun po siguro yung dahilan, or yun po yung dahilan sa tingin namin kung bakit kahit na bakit hindi nabibigyan ng sapat na pondo yung edukasyon at bakit hindi talaga umuunlad yung mga facilities and other na ibang usapin sa mga eskwelahan natin. Miss Jean, na-redtag ka na ba? Opo, many, many times na po. Opo. 21 years old, no? Oo. Grabe. So, ano sabi ng parents mo na, anak, na-redtag ka na? Hindi ka ba natatakot? O, wala bang gano'n? Sabi nila. May ganun po. Opo, marami pong ganun. Actually, may fears na baka bigla na lang, alam niyo po yun, yung mga balita sa ibang mga probinsya na bigla na lang papatayin si Zara Alvarez na mula sa karapatan, no? Ay 2020 po ata ay pinatay siya. May fears po ako na ganun dahil nagsastart po lahat sa red tagging eh. Pero kung matatakot po kasi ako, I mean, una po sa lahat, di po ako natatakot kasi sa totoo, marami naman po talaga kaming mga kabataan na lumalaban para sa aming karapatan at karapatan ng ibang mga Pilipino. So, hindi po ako, alam ko po na hindi po ako nag-iisa sa laban. At sa totoo, wala pong panahon para matakot dahil kapag natakot po ako at yung ibang mga kasama ko ay mas nadami pa yung irireddag at mas marami pa yung papatayin, no, ng, dahil sa political na stand. Mm-mm.